Anong sinasabi mo, Lydia? Wala pang nakakagawa ng ganun. Nabuhay na ako ng downtown, Samantha. Nakasaksi na ako ng ritual. Isang downtown nang nakalipas, si Abner, isang vampira, napatay niya ang sarili niyang asawa. Saka gustuhan niya makalimutan ang lahat. Pati ang alaala ng pagmamahal sa kanyang asawa. Kinawa ang ritual. Isang punyal na pilak na itatarak sa dibdib. Vampira sa vampira ang sinasabi mo, Lydia. Pareho lang ang lobo at vampira, Samantha. Nawawala ang kapangyarihan dahil sa pilak. Sa mga huling sandali, bago malagutan ang hininga, dapat magawa ang ritual ng pagtanggal ng alaala. Nabuhay si Abner. Walang natirang alaala ng kahit na anong pagmamahal niya sa asawa. Papayag akong subukan. Maghiwalay tayo. Olive. Hate na nila ako. Pero kailangan mag-ingat dahil pwede ikamatay yun. Kagaya ng mga sumunod na ritual, lahat sila namatay. Wala pa ulit nagtagumpay na ganong ritual. Una at huli si Abner. Then it's foolishness to try it on Leah. At kung magtagumpay man, ito dapat sana ginawa natin sa lahat ng taong lobo at vampira para matapos na tong gera na to. Bukas dapat sa kalooban ng tinatanggalan ng alaala ang pinaggagawa ng ritual, Samantha. Huwag din akong subukan. Paguin ko para sa mga taong lobo. Isang katauhan. Para kay Mateo. Anong tingin nila sa akin kanina? Parang di na ako yung Olive na kinala nila. Tama sila. Hindi na ako to. Kinagat ko si Jethro. Parang gusto kong inumin yung dugo niya. Parang wala akong pakialam na mahal ko siya. Monster na ako. Tuturuan kitang uminom ng dugo ng hayop. Kagaya ng ginagawa ko. Kagaya ng ginagawa ng mga kalisa mo. Hindi! Hindi yun ang gusto kong gawin mo! Gusto kong gawin mo, tagal mo itong mga pangil na to! Itong pulang mga mata na to! Gusto ko ibalik mo ako sa amin! Ibalik mo ang buhay ko! Alam mo, hindi ko na magagawa yun, Olive. Wala ka silbi kung ganun. Makinig ka sa akin. Wala na akong magagawa. Hindi ko na maibabalik kung ano yung nangyari na. Pero hindi pa yan ang katapusan mo, Olive. Naintindihan mo? Bakit ka na paniniwalaan? Eh di ba nga natapos yung buhay mo nung nangyari yan sa'yo? Yung pagiging vampira mo ang naging dahilan kung bakit tinalikuran mo ang lahat. Pati si Ate Leah na mahal ka.
Ngayon, sino pa? Sinong meron ka? Wala! Wala na! Hindi ka lalabas ng parto to. Naintindihan mo? Hindi mo alam kung ano hinihingi mo sa akin, Leah. Hindi yun ganun kasimple. Handa ako, Sam. Ikaw. Pero ako, if I fail and you die, ako ang sisisihin ng mga taong lobo at hindi na matatapos ang gera ng lahi natin. Sam, hindi ka na sisisihin. Kakausapin ko sila. Kahibangan! Pinagkakatiwalaan kita. Wala ka dapat ikatakot. Na-trackdown kami isang grupo ng taong lobo sa Visayas. Nasa kosta din na siya ng tao ko. Meanwhile, a hunt-down is in progress sa iba't ibang lugar. Alam kong hindi yun ang usapan natin, Mr. Rodriguez. Pero hindi kayo humahabol at humuhuli sa mga taong ito na parang mga hayop. Hindi kayo ang kailangan tumingin sa kanilang mga mata bago sila patayin. Hindi na kayang gawin ng mga tao ko ang inuutos nyo. We'll continue to hunt them down. Pero kung gusto niyo silang patayin, kayo na ang gumawa. Total, kayo naman ang walang puso at konsyensya na kayang gumawa nun. Excuse me. Dito. Anak, hindi pa pwede. Huwag kang mag-alala, malapit na. Eh sabi ni Dad, hindi daw mapatay ni Leah Ortega yung itinakdang vampira. Paano yun? Dito na lang tayo. Ay nako, tama na muna yan. Huwag na muna tayo mag-alala. Basta alam natin ang gagawin ng mga waya. Kailangan.
Kuwayang Malu? Ano? Gagamitan niya ako ng pilak. Para manghina ako at umalab yung kapangyarihan mo sa akin. But do you really think this will work? Na makakalimutan mo yung memories of Mateo? Eh, paano yung feelings mo? Makakalimutan din ba yun? Sana. Risky ang gusto mong gawin, Leah. Hindi natin alam ang magiging resulta ng kombinasyong pilak at nang gagawin ni Sam. Dalawang bagay na parehong malakas at mapanganib para sa ating mga taong lobo. That's right. Bakit mo ba kailangan gawin to, Leah? Ang ilagay sa sarili mong buhay sa kapamakan. Bukas lahat tayo nasa panganib dito. Hindi ko pwedeng katakutan to. Well, if this backfires, talo na tayo. Mawawala ang nag-iisang taong kaya tumalo kay Mateo. You still think this is worth it? Oo, oh, gagawin natin to. Gagawin ko to kung ibig sabihin wala nang mahal ko sa buhay ang mamamatay. Desidido si Mateo na ubusin yung lahi natin. Kung hindi ko pa to gagawin ngayon, baka masyado ng huli para sa lahat. Sana lang, Leah. Hindi mo ginagawa to dahil lang wala ka ng gana mabuhay. Dahil wala na si Mateo. Andito pa naman kami. Ako. May dahilan ka pa para mabuhay. Paano mo nasasabi yan? Sa tingin mo ba ginagawa ko to para sa akin? Ginagawa ko to para sa lahat! Anak ko, ba't nandito ka? Ba't di ka pumasok sa loob? Na, ako mastorbo ko lang meeting nila. Nakalimutan na ba nila si Olive? Ano, hayaan ko nilang saki ko yung Mateo, ganun? Alam mo, pinag-uusapan rin naman nila kung paano nila matutulungan si Olive. Hindi mo lang kasi alam kung ano yung sakripisyo ni Ate Leah mo eh. Kung paano tayo protektahan. Kailangan mo magtiwala kay Ate Leah mo. Kung lahat gagawin niya para makuha niya si Olive kay Mateo. Huwag ka mag-alala. Dito naman kami. Kasumuko. Enrico? Jethro? Kasalanan ko kung bakit bumalik si Olive kay Mateo. Kagabi nung makita ko siya, imbes na yakapin ko siya, imbes na ipakita ko, tanggap ko pa rin siya. Natakot ako. Hirap siguro nito sa'yo, no? I can just imagine how you feel, Leah. Yung mahalin mo yung isang tao, kahit na alam mo, dapat kamuhian mo na lang siya. Ganun ako dati kay Mateo, eh. And now, ikaw naman. Yeah, after all we've been through,
I just want you to know how much I admire you for what you're about to do. Salamat, Lia. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa mga taong lobo. And I really hope you get through this. I sincerely do. I hope we all get through this. Thank you.
Thank you.